Magandang araw po sa lahat at welcome back po sa aking channel. At sa video po natin ngayon ay ituturo ko sa inyo yung pagpo-program nito. Paano natin maiseset ng every 2 hours at gagana po siya ng every day. Ito po nga pala ay 5 pins na. Yung 1 and 2 ay sa power supply. Tapos yung 3 normally open, yung 4 normally close at yung 5 yan po yung ating common. Na po. Pag bumili naman po kayo ng ganito ay may kasama naman po siya manual. So nandito na rin lang, ginawa ko na rin po ng tutorial para po mas madaling masundan, or dun sa iba baka po nalilito kung paano mag-set ay baka ito na po yung makakatulong sa inyo. So hindi po ito sayang na timer, ano? Wala po siyang brand na nakalagay, ito po yung box niya. Nabili ko ito mga around siguro mga hindi ko na po tanda, parang 300 something. So dun sa gustong bumili ng ganitong timer at gustong gumamit, ilalagay ko po dun sa description box yung links nito. Na-order ko po ito sa Lazada. Kasi yung ganitong timer na 5 pins, maganda siyang gamitin sa ganitong motor na 3 pins. Ayan. Merong counterclockwise at clockwise. Ito po ang motor na to ay 50 KTYZ. May mas malaki pa dito, yun naman pong 60. Pwede siyang gamitin sa chain operated yan. Pag may gear na ganito, chain operated po yan. Kapag ganito naman ay lever type. So gagawin ko rin po ng video kung paano ito iwa-wire dito sa ganitong motor as chain operated at lever type. So bago natin umpisahan yung pagpo-program nito, baka hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa channel ko, subscribe na po kayo at pahit na rin po ng ating notification bell para isa kayo sa unang ma-notify kapag meron po tayong bagong upload na video. So ayan, umpisahan na po natin. Itong nga po pala ay 220 volts na. Ayan, yung, nandito sa likod yung kanyang specs. Tapos, itong tabi ng pin na to na may cross, yan po ang reset. Pag sinundot po natin yan, yan po ay magre-reset. Mabubura lahat ng nakasave na memory diyan. At hindi lang po yun ang way na mare-reset itong ganitong uri ng timer. Ito po ay may battery sa likod. Once na tinanggal niyo yung battery, para na rin po kayong nag-reset sa timer na to. So siguro para madaling makapagpalit, kaya yung una kong nagamit ay hindi na tatanggal kasi yung battery, nasa loob na. Kakalasin mo pa talaga. Ito yung first time ko na may dumating sa akin na ganito na natatanggal na mismo yung battery niya. Ayan. Makikita nyo, yan, 5 seconds, tapos Monday. Mas na nireset nyo to, matik alas 12 yan, tapos Monday agad yung nakalagay. So, ang gagawin muna natin, itatama muna natin yung oras at araw. So, paano ba magtama ng araw saka oras? Para maitama yon, ilolong press mo tong si clock. Ayan. Pag nalong press mo si clock, huwag mong bibitawan. Pipindutin mo si day. Pagpalagay natin po, Webes ngayon. Ayan. Lumipat na siya sa TH, Thursday. Tapos, halimbawa, pagpalagay natin ay alas 2 na ng hapon. Kasi ito ay military time yung ganito. Alas 2 ng hapon is 1400 hours. Ayan. Long press mo ulit si clock. Tapos si hour naman ang iyong pipindutin. Pagpalagay natin last 2 ng hapon, lalagay natin ay 1400 hour. Ayan. Kasi nga military time to. 1400, ibig sabihin alas 2 ng hapon. Tapos ganun din, long press mo rin si clock. Huwag mong bibitawan. Tapos dito naman siya kay minutes. Kung gusto mong baguhin yung minutes. Ayan. Yun po ang pagtatama ng oras. So, doon naman tayo sa paglalagay ng program para sa egg turning system natin na gagana ng every 2 hours at gagana ng every day. Para makapasok tayo doon, pipindutin natin si timer. Pagkapindot mo ng isa kay timer, so balik ko muna. Ang pagpindot mo, cancel lang to. Pipindutin ko ng isa si timer. Makikita nyo, nakalagay dyan, 1 on. Ibig sabihin, yan yung unang magbubukas siya. Yung unang program. So,
usually nag-start ako ng alas 12 ng madaling araw. Ibig sabihin, ang ilalagay ko dyan 0000, 4 na 0. Tapos para mapagana ko ng everyday, ilalagay ko Monday to Sunday. So pindot ka lang dito sa day, yan, nag-exit na siya. Yan. Pipindutin ko si day. So ayun, makikita nyo, meron siyang Monday to Sunday sa taas. Ibig sabihin, gagana siya everyday ng alas 12. Magbubukas siya ng alas 12 ng madaling araw ng Monday to Sunday. Yan yung ibig sabihin niyan. Pero kung halimbawa ang gusto niyo na hindi Monday to Sunday paganahin, pipindutin mo lang siya dito. Ayan, nawala si Sunday, oh. Pipindutin mo si day. Kung anong araw mo gustong gumana lang siya. Nawala si Saturday, nawala mamayan. Ayun, Saturday Sunday lang gagana 'yan. Yan. MWF lang gagana. TTH lang siya at TTS. Tuesday, Thursday lang siya gagana. Monday, Tuesday, Wednesday lang siya gagana. So, ang purpose natin ay everyday siya gagana. Kaya ang ilalagay natin dito ay Monday to Sunday. Ayan. Tayin lang natin. Pindutin mo lang si day. Yan. So, ayan na. Yun. Monday to Sunday siya gagana. Sabi ko nga, nag-uumpisa ako ng alas 12 ng madaling araw. So, ang ilalagay muna natin dito sa 1 on ay 0-0 kasi tapos 0-0 din sa minutes. Ang gabaguhin lang natin dito, hours lang lagi. Isasakto lang lagi natin to sa o'clock. O alas 12. Ayan, okay na yan. Pindutin natin ng isa uli si timer. Makikita mo, makikita mo dyan, one off. Ang ilalagay natin dyan, alas 2. Pipindutin mo lang si day. So, ayan. Nakalagay na sa kanya, Monday to Sunday. So, hindi na natin gagalawin yung araw, no? Yung oras na lang. Alas 12, maglalagay tayo dito ng alas 2 ng madaling araw yan. Tapos, pindot lang uli si timer, pupunta yan sa 2, 2 on. Pindot mo lang sa day. Hindi na tayo gagalaw sa araw. Galalagay natin ni alas 4. Kasi every 2 hours nga ang ating gustong mangyari na interval ng egg turning system natin. Tapos, alas 4 na, save lang, timer, 2 off na. Sa 2 off, ay pindot lang ng day, alas 4. So, alas 6 na ilalagay natin, dalawa lang. Tapos, timer. So, ganun lang, paulit-ulit lang hanggang makarating ka ng alas 10 ng gabi. Hour. Alas 8 na ilalagay natin sa 3 on. 3 on. Yan, alas 8. Tapos, sa 3 off, alas 10 yan. Alas 10, yan. 4 on, alas 12. Alas 12, yan. Ito, hapon na yung sunod dito. Hapon na yan, kasi 14 eh. Yan, 1400 hour. Alas 2 ng hapon yun. So, nasa 5 on na tayo. Pindot lang natin si hour. Para lang, pag pinindot mo si hour, magdadagdag lagi yan. Ayan o, nasa alas 2 na tayo ng hapon. So, ang next nito ay alas 4, alas 2, alas 4, alas 4 na, no? 16. Ayan, 16. Paulit-ulit lang yan hanggang sa makarating tayo ng alas 10 ng gabi. 16, 18 ang sunod. Ito ay alas 6 na ng hapon. Tapos, nasa 6 na tayo. Pindot lang si oras, si hour. So 20 na to. Yung 6 natin, yun ay 20. 6 on, nasa 2000 hours na. Alas 10 na to ng gabi. Timer. So ito na yung huli. No, kasi yung 6 off niya alas 10. After ng alas 10, alas 12 na. Kaya hindi na natin kailangan na maglagay pa ulit ng 0000. Kasi sa sunod na doon, yung una natin inilagay. Kaya sinabi ko sa inyo, nag-i-start ako ng, nagkamali. Back lang natin. Check natin yung mga sinave natin na oras. Ayan. 1 on, alas 12, alas 2. So, ayan, pinipindot ko lang dito yung timer. Alas 8. Kasi hindi ko na-save kanina yung 6 eh. Ayan. Yung 22. Ayan. Lalagay natin 22. 22. Ayan, yung alas 10. So, save lang natin.
Then yung hanggang, yung 7 wala na tayong lalagay niyan. Hanggang 6 on 6 off lang tayo. So ayan, pindutin natin si timer para ma-check natin uli kung tama ba yung pinagsisave natin. 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, yan, 16. Hapo na po yan. 20, 22 yan. Alas 10. Then, ano na po yan? Sunod na po yan. Alas 12 na po uli. So, ganun lang po kadali guys ang mag-program ng ganitong uri ng timer. So, abangan nyo na lang po doon sa next video yung wiring nito saka ng limit switch para dito. At para din dito sa ating lever type. Ito, winelding ko na po ito. Lever type po ang purpose nito kaya may ganito. Ito, chain operated. So, ayun guys. Hanggang dito na lang po muna. At salamat po sa inyong suporta sa aking channel. At maraming salamat po at ingat po tayong lahat.